Magandang buhay mga ka-farmer! Dito po tayo ngayon sa ating session ng pag-chop ng lechon. Tuturuan ko po kayo ng simpleng pag-chop lang po ng ano, hindi po yung makasipin nyo baka professional na pag-chop, hindi po no. Yung pag may handaan po kayo, kunyari, ikaw ay naatasan na mag-chop ng lechon, at least meron po kayong idea kung paano po yung diskarte. At makikita nyo rin po yung advantage po nung sinasabi ko dun sa pagkakatay na pag-chinap po yung isang yung lechon na yung kung paano nyo po kinatay, gawin ng pagkatay namin, may advantage po yung pagdating po sa pag-chop. So ipapakita ko din po sa inyo. Ngayon, ito pong ating baboy, napansin nyo, naka-lechon tray. Dahil ito pong ating lechon ay masabaw. So ngayon po mga ka-farmer, nakita nyo po yan, ipapakita ko lang po no? Para magkaroon po kayo ng konting idea. No? Ito pong lechon tray na to, talagang nakasadya po para sa lechon. Tapos, may kanal po siya dyan, pababa po yan, tapos babagsak po dito yung sabaw niya. Yan. O, talaga pong magapang display lang po. Although ito pong lechon tray natin, displayan lang po siguro nagma-maximum lang ng mga hanggang 30 kilos. Pagka mataas na, ay mahaba na masyado, malaki, hindi na po kakasya. At, gusto mo pa na? More daw. Mga ka-farmer, yan, ito mo. At yan ah. So, yan po mga ka-farmer. Yung sabaw, pwede po natin kolektahin to kasi mamaya po pag nandiyan, papakita ko po sa inyo kung anong gamit nitong sabaw na to. Ito pong sabaw na to, napakasarap niyan. Yan po eh, pwedeng ulam. Sa Cebu daw po, sabi ng misyonero ko, eh, naibebenta pa nila. Kaya naman, isasahod mo, ulam muna. Yan. Kasi po, pag nag-chop tayo, i-sprinkle uli natin siya sa karne niya. Yan. So, yan po mga farmer. Yan po, na-explain ko na po yung lechon tray, no? Ito po, palochi na lang po. At pinagdugtong-dugtong, tapos nilagyan ng kanal, bagsak doon. So, ngayon po mga farmer, itong ating lechon na to, ginamitan po. Ito po yung ginamitan natin ng alpine milk. Hindi po ganong, hindi po nagustuhan yung pula niya. Same din po ng pagluluto ko nung sako. Kaya lang napansin niyo po, tingnan niyo, nagkakaramelize po siya yung ano niya. Ewan ko kung tama yung pagkakagawa ko. Sa first time ko din pong ano, sabi ko nga, i-review natin po ano magiging outcome nung ano. Although medyo may edad na po itong ating nakuhang baboy. So yan po, tingnan po natin ano, at i-chop na natin. Yan mga ka-farmer, baka po yung mga nagsasabi na yung minuto namin ng 1 hour and 15 minutes hilaw pa. Ayan po yung ebidensya mga ka-farmer, wala pong dugo-dugo ano. Yan, kita nyo naman, lutong-luto siya. Although maikling panahon lang, yun nga sabi ko sa inyo, yun po yung advantage ng ang lechon ay malapit sa apoy. Kasi kahit maikli lang pong oras, kumbaga 2 hours in 10 minutes, actually 2 hours kaya na pong lutuin yun eh. Kita nyo naman po, luto siya. Kasi nga, malapit tayo sa apoy. Tapos, malaki din pong bintahe yung nakabiyak yung spinal. Kasi nga, mas mabilis siya pong maluto. Ayan. Lagyan natin dyan ang ulo. O, ano pa? Tapos yan. Ngayon po, mag-chop tayo mga ka-farmer. Ito po yung advantage, ano? Papakita ko po sa inyo. Kasi nga, nakabiyak yung ating spinal. So, mas mabilis po siyang biyakin. Ayan. Naririnig niyo po mga kapama. Naririnig niyo po ba? Naririnig niyo. Yan. Kita niyo po, mga kapama, tingin niyo po sa taas. Napakabilis pong chapin, no? Diba? Oh, hanggang doon yan. Kaya mo yan. So, ayan po ang laman, mga kapama. Ayan pala, explain ko po sa inyo. Yung pinakamasarap po ng balat, no? Pag nag-chop ko kayo, kung medyo gusto niyo isave yung the best part na balat, na malutong talaga, yung part po ng batok hanggang dito sa may shoulder. Yung po yung pinaka the best. Ito po, yan. Yan, ito, yan, yan. Yan po yung tinatawag na melts in your mouth. Yan. Farmer, pag nag-chop tayo ng lechon, balatan nyo na, iiwalay nyo yung balat.
Ay, gusto mo ng laman. Oh, mainit, ha? Medyo matamato lang. Tanggalin natin yung kalaan. Tapos, mga ka-farmer, sa kanilahan, eh, tingnan niyo po yung laman niya, no? Talagang, kita niyo po, lutong-luto, ano? Talang kukuha tayo ng lagayan ng mainit po, mga ka-farmer. Mainit. Kasi kagagaling lang po namin, kita niyo, hindi na po ako nakapagbihis, oh. Huwag mo po kayo mag-chop ng ano lang, simple lang. Na para po, kunwari, may bisita kayo, lalagay niyo na sa tray. Mainit lang talaga, hindi kumahawakan. Ano po yung tali mga farmer, oh. Hindi na nakasunod. Oop! Yan. Siyempre, kukunin niyo yung pa, ano? Para hindi na ano. Mainit. Ano po mga kakala? Ang ating anak, ang gugulo. Ito mo lang lagay na. Ayan. Hindi mga ka-farmer, bagong-bago. Nakahango lang. Nabanggit ko po noong nakaraan mga ka-farmer, sabi ko, pag nag-chop-chop kayo, dapat isama nyo rin buto, no? Kasi baka puro laman ang ibibigay nyo, malulugi kayo. Pagka hiniwa nyo ng ganyan yan, normally po, yeah, isang hiwang ganon, timbangin nyo na po muna. Pag natimbang nyo, let's say ito, 1.5 kilo, ganyan, no? Sabi mo, 750 po. 750, yun na yun. Chop mo na yun, kasama na yung buto. Hindi po yung gaganong kayo, chop-chop nyo, saka nyo titimbang. May buto pa kayo dito na kumbaga may buto dyan, hindi nyo na may isasama. Mas maganda po, pagka ganun nyo, pagkakuha nyo ng isang tipak, titimbangin nyo na, saka nyo na pipresyo, at sasabihin ng customer, okay, kung let's say 600 yung, ano, 600 yung presyo, 600, sama na po yung buto nun. Para hindi po kayo malulugi. Lang natin itong tray na to at may kakain na rin. Takaw na nga ako sa lechon eh. Pinaglit ko sa lechon ito mga farmer. Kung inyo pong nalalaman, nung buntis po yung aking misis, kami pong dalawa sa tindahan o kapartner, buntis po yan. Yan pinagbubuntis yan. Ito yung mga buto-buto pala mga ka-farmer pag malaki yung baboy. Ito mahirap na talaga isama. Ito po yung ginagawa kong lechon mami pagka lechon. Tapos ito po yung balat. Yan mga ka-farmer.
bituhin lang natin para normal yan mga ka-farmer, matalsik talaga. Juicing-juicy ang ating lechon. Yan, ito na rin po yung kakainin namin. Ano? Para mas mabango po talaga yung bawang na nakatoast. Kaya kung ako sa inyo, pagkano, itoast nyo po, lalo na pong special na handaan mga ka-farmer. Ko, lahat. Yan. Ngayon po mga ka-farmer, nakain na tayo. At ganito po ang itsura niya para at least nakakalat po yung ano, para pag kinuha nila may mga balat-balat na ketchup. Tapos ito po pala yung sabaw. Pwede niyo pong i-sprinkle uli yan kasi yung lasa po para maibalik natin sa parang karkar lechon lang tayo. Kasi yung karkar lechon po ito yung sauce nila eh. Ibabalik nila sa pagka-chop. Lalagyan uli nila ng sauce, ano, sabaw. Yan! So, yan po mga ka-farmer. At tayo'y kakain na. Mutong mga ka-farmer. Ayan, kakain na po kami.